Good morning! Kahapon wala pa rin palang pasok si Pugi kaya tanghali na kami gumising. Pagkagising ko nga ay magsasaing na dapat ako. Kaya lang nakalimutan ko na wala na pala kaming bigas. Kaya naman dali-dali kaming pumunta doon sa may bayan. Pagkarating nga namin dito sa grocery ay agad naman kaming pumunta doon sa lagayan ng mga bigas. Yung maliit na sako lang sana ng bigas yung bibilhin namin. Kaya lang nagdalawang isip si Pugi kaya yung malaking sako na yung kinuha niya. Kaya pala dito kami pumunta para bumili ng tig 200 plus. Kaya lang yung nakuha ni Pugi ay nasa tig 500 plus na pala. Nung makapagbayad na nga si Pugi ay lumabas na rin kami. Tamang-tama naman, nasa tapat noon ay yung palengke. Pagkarating nga namin ay nagtingin-tingin muna kami. Merong swahe, merong tulingan, at meron ding bangus. Pagkatingin ko nga dito sa may bandang likuran ay meron ako nakitang ulo ng salmon. Meron din palang tilapia at tahong. Pero bago nga pala kami pumunta dito sa may palengke ay nakapagdesisyon na si Pugi na bangus na lang yung lulutuin namin. Kaya naman bumili lang siya ng isang piraso. At nung makapili na nga si Pugi ay agad na rin niyang pinalinisan. Yun nga rin ang kagandahan kapag sa palengke bumibili. May libre linis na. Pagkatapos ngang linisan yung isang pirasong bangus ay agad na ring nagbayad si Pugi. At dito sa katabing pamilihan pumunta naman kami para bumili ng ibang pansahog. Katulad ng kangkong, sibuyas at bawang. Ganun na rin yung kamatis. Bumili na rin pala kami dyan ng sinigang sa sampalo. Tapos bumili rin pala kami ng asin. Inisip talaga namin kung yun lang talaga yung kailangan. Kasi dito sa amin medyo malayo talaga yung bilihan. Pagkatapos nga namin sa palengke ay dumaan muna ako dito para bumili ng lotion. Yan pala yung ginagamit ko matagal na. Masasabi ko lang, effective talaga siya. Kaya lang, kailangan consistent ka. Habang papauwi nga kami, nadaan na naman namin itong mga chopping board na gawa sa puno ng sampalo. Hindi nga makapaniwala si Pugi, kaya inamoy-amoy pa niya. At kahit wala sa plano, ay napabili siya. Pagkarating nga namin sa bahay, ay agad na rin akong nagsaing. Para habang nililinisan ko yung ating lulutuing ulam, ay paluto na yung ating kanin. Habang nga naglalagay ako ng tubig dun sa ating bigas, naisip ko lang, bakit tayo mga babae kapag tayo yung magluluto, hindi tayo humihingi sa ating mga asawa ng tulong? Pero kapag yung ating mga asawa ang magluluto, kailangan nila ng assistant. Ramdam nyo ba yun? Umalik na nga tayo dito sa nililinisan kong bangus. Di ko na rin pala inalis yung bituka at yung taba ng bangus. Habang nga nililinisan ko yung ating bangus, wala akong ka-idea na ako pala yung magluluto. Ina, pagkatapos kong hugasan yung isda, nagayat na ako ng mga samya na gagamitin. Para kapag nagluto ako ay madali na lang. Alam nyo ba, sa totoo lang, bago ko yan niluto ay nagtanong muna ako kay Pugi kung ano yung sunod-sunod na gagawin. Nakikita nyo naman doon sa mga previous vlog natin na hindi talaga ako yung palagay ang nagluluto. Kaya naman, kailangan ko talaga ng guidance. Charot! Marunong din naman ako magluto, kaya lang minsan nakakalimutan ko kung ano yung sunod-sunod na gagawin. At syempre, tinatamad ako kasi may naaasahan naman. Sa kakakwento natin, malapit na palang maluto yung ating sinigang na bangus. At huli ko na palang nilagay yung ating gulay para hindi masyadong lumambot. At habang sinasando ko nga yung ating ulam, ay kumukulo na rin yung tiyan ko. Kasi halos magtatanghalian na. At tada! Ito na yung ating sinigang na bangus. Kalimutan ko palang sabihin na ito palang sir nyo, singiris. Habang nagluluto ako, yan siya, siging kanta. Hindi ko na nga pinatagal, nagsandok na rin ako ng kanin. Kaya maya pa ay tinawag ko na rin siya dahil sabi ko, i-judge niya yung aking luto. Sabi ko pa nga siya na lang yung ipipicture ko kasi ako nga yung nagluto. At sabi ko rin, kailangan kapag tumikim siya ay yung makatotohanan. Habang tinitikman niya nga, hindi ko alam kung nasasarapan siya o chinacharis-charis niya lang ako. Ang hinayin ko pala ay yung may ulo kasi paborito yun ni Pugi. Tapos yung natira naman ay ipapatikim namin doon kay na mama. Hindi ko na rin pala pinatagal at kumain ako. Kain tayo! So paano, yun lang for today's video. Maraming salamat sa panonood! Bye!